Ang Gokusen 2002 ay isang Japanese manga serye. Ang kwento ay tungkol sa isang babae, apo ng isang boss ng Yakuza at guro sa isang pribadong high school na puro lalaki. Narito ang ilang cast mula 2002 hanggang 2009. Gumagamit siya ng Japanese para magbigay ng kakaibang boses sa bawat karakter na kanyang ginagampanan. Binuhay niya ang apat na natatanging karakter ng anime, na nagpakita ng kanyang mga talento. Pagkatapos lumabas sa drama sa telebisyon noong 2002, nagsimula siyang lumabas sa ilang iba pang mga pelikula at drama. Kasabay nito, kasama rin siya sa music duo mula 2002 hanggang 2016. Isang mang-aawit at aktor, siya ay kasalukuyang miyembro ng Johnny's West, at dating nasa Kansai Junior Group na Bad, o Beautiful American Dream. At isa siyang quarter Taiwanese. Una siyang lumabas sa Japanese television noong 2005, kung saan ginampanan niya ang isang menor de edad na karakter sa ikalawang season ng Gokusen. Sa parehong taon, nasama siya sa mga guest starring role sa mga Japanese drama. Nagdebut siya noong 2002 sa mga serye sa telebisyon, at sumikat sa Gokusen 2 noong 2005, at lumabas siya sa mga sikat na drama sa TV. Siya ay may lahing Filipino, partikular na isang quarter Filipino, dahil ang kanyang ina ay Filipino-Japanese. Matapos makapagtapos sa mataas na paaralan, lumipat siya sa Tokyo at sinimulan ang kanyang karera bilang isang modelo ng fashion. Noong 1996, nagdebut siya sa isang drama sa TV bilang isang artista. Noong 2007, sumali siya sa Junon Superboy Contest, at nanalo ng Photogenic Award at Ideal Lover Award. Bago siya nanalo ng mga parangal na ito at nagsimula bilang isang artista, lumabas na siya sa iba't ibang programa sa telebisyon noong 2006. Siya ay miyembro ng Johnny's West at dating Kansai Junior sa grupong Bad o Beautiful American Dream. Noong October 18, 2023, inihayag nila ang pagpapalit ng pangalan ng grupo sa West. Siya ay Japanese singer, aktor at miyembro ng J-pop group Heisei Jump. Siya ay kasalukuyang nasa ilalim ng pamamahala ng Johnny & Associates. Nagsimula siya sa maliliit na tungkulin para makatulong sa kanyang ama at kapatid. Sinimulan niya ang kanyang opisyal na karera sa pag-arte sa edad na 13 sa drama sa TV. Nagpakasal siya sa aktres at modelo noong March 2012 at mayroon silang apat na anak. Ang kanyang mga tungkulin ay kadalasang mga posisyon ng awtoridad o mga opisyal ng pulisya. Ngunit marami sa mga karakter na ito ay nakikibahagi rin sa isang partikular na kakulitan at kawalan ng kakayahan. Nagdebut siya sa pag-arte sa drama sa telebisyon ng nobela noong 1997, noong siya ay 7 taong gulang. Noong July 2020, namatay siya sa pamamagitan ng pagpapakamatay, natagpuan siyang nakabigti sa kanyang aparador sa kanyang tahanan sa Manato, Tokyo. Aktibo siya mula noong 1998 bilang isa sa lead vocalist ng J-pop boy band Kat Thon, bago magsimula ng solo career noong 2009. Siya ay umarte rin sa ilang pelikula at drama. Noong December 2023, inihayag niya na nagpa siya silang maghiwalay ng kanyang asawa. Nangako silang dalawa na magiging co-parent sa kanilang dalawang anak. Na-draft siya bilang miyembro at co-lead vocalist ng sikat na J-pop group Kat Thon noong 2001. Isa rin siyang miyembro ng pansamantalang grupo. Napabilang siya sa Japanese talent agency na Johnny & Associates sa edad na 12. Sinimulan niya ang kanyang karera sa industriya ng entertainment nang sumali siya sa Japanese talent agency na Johnny & Associates noong 1996 sa edad na 12. Bago ang kanyang debut bilang isang mang-aawit kasama noong 1999, nagsimula siya ng isang karera sa pag-arte nang siya ay naging cast para sa stage play.
Sa simula ng kanyang karera siya ay isang grabber idol at mga awit noong 1996, at lumitaw sa mga papel hanggang sa kanyang tagumpay sa karera bilang sa Dako noong 2000. Nagpakasal siya sa Japanese actor noong September 2014, pagkatapos ng 6 na taon relasyon. Si Yuki ay ni-reveal na 4 na buwang buntis noong February 2018, at nanganak siya ng kambal na lalaki noong June 2018.